Si Cuneho at si Pagong. Isang araw, habang naglalakad si Cuneho, ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa, makupad maglakad ang Pagong, kaya pinagtawanan niya ito at nilibak. Napakaiksi ng mga paong Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang marating niyan. Ha 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 ha! At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Cuneho. Para patunayan na nagkamali ito ng akala, ay hinamon niya ang Cuneho. Maaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Nabibigla ka yata, Pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni Cuneho. Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa ituktok ng bulbunduking iyon. Itinuro ni Pagong abot tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katawan ng mayabang na Cuneho sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niya lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matsing ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Magkasabay na tumugon si Pagong at Cuneho. Handa na kami! Isa, dalawa, tatlo, takbo! Takbo! Sigaw ni Matsing. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar na pinag-umpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Cuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroon na siya sa panan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglakad, walang lingon-lingon. Samantala, si Cuneho ay alos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahan tumakbo ng mabilis. Ipinasya niya ang maidlip muna nang makarating na siya sa kaligitnaan ng bundok. Total, nakakatiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong Paket hanggang sa marating niya ang kaligitnaan ng bundok. Nalagpasan pa niya si Cuneho na mahimbing na natulog at malakas na paghihilig. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera.